Magsitayo po ang lahat para sa Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo pang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng bakuna ang pandemya sa ating bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, walwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, panalangin mo kami. San Antonio ng Padua, panalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang unang linggo ng pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamuno sa ating banal pagdiriwang is Reverend Father Bernie Opin. Sa lupang pangako ng Diyos na may gatas at may pulot, kaya'y kanyang ipinasok upang kanyang mga utos. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos, At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Bireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin
dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Isokristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Isokristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriyakang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin.
O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo'y dumudulog. Kay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos, kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang kahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Aleluya, aleluya. Araw ngayon ang gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis sa mga babae ng libingan. Pinagharian sila na magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit, sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan ng na ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alaala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palagay ko'y hindi lamang sa ating kapanahunan ang nangyari na mayroong fake news. Panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagkaroon na ng fake news. Ito ay minamanipula ng mga saserdote, mga matatanda ng bayan,
at ng mga sundalo na mga bantay na binayaran o sinuhulan ng malaking salapi. Kaya ang katotohanan ay laging umiiral dahil ang katotohanan ay ipinakita mismo ng libingang walang laman. Yan ang ating narinig sa Ebanghelyo kahapon sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoon. At itong katotohanan tungkol sa libingang walang laman ay sinaksihan mismo ng mga unang mga Kristiyano. Hindi lamang ang mga alagad, sina Simon Pedro, Juan at ibang mga alagad, kundi pati mga babae, si Maria Magdalena ang kauna-unang saksi na nakita ang libingang walang laman at ito'y ibinalita sa mga alagad. At ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang mga babae dali-daling umalis ng libingan na pinagharian ng magkahalong takot at galak, patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. At ito nga ang nangyari at katotohanan. Sinalubong sila ni Jesus at binati. Kaya lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba. Nagsalita ang ating Panginoon, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ang isang multo ay hindi nagsasalita, walang katawan. Ngunit si Jesus ay nagsasalita at niyakap ang kanyang paa na mga babae, sinamba siya. Kaya itong katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay natamo mismo na mga unang saksi, mga babae at mga alagad ng Panginoon, kahit na itong katotohanan ay minamanipula ng mga saserdote, mga matatanda ng bayan at mga kawal na nagbantay na ang kanilang ipinangalat ay samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay, isang tinatawag na a great lie. Dahil ang mga bantay, ang mga kawal ay dapat hindi natutulog habang sila ay nagbabantay. Labag sa batas ang sundalo on duty na matulog. Sleeping on duty ay may kaparusahan. Dapat ito mga kawal na nagbantay sa libingan ay ikukulong. Parusahan. Ngunit yan ang kanilang mga sinabi o tinuruan ng mga parisiyo, mga saserdote at mga matatanda ng bayan, kasinungalingan ang kanilang ipinangalat, ang sabi-sabi ng mga Hudyo hanggang ngayon ay kasinungalingan. At kaya mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, kahit anuman ang ginagawa ng mga sinungaling, mga nagmamanipula, ay hindi maaring patahimikin.
Kailangan ito na ipalaganap dahil ito ang pinakapuso ng ating pananampalataya at buhay Kristiyano na ating inaasahan na ang pinakamisteryo ng Paskwal ng ating Panginoon ay ang ating pag-asa sa ating buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay sa huling araw. Kaya nga si Pedro o si San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korento sa Kabanata 15, Talata 14, siya mismo ang nagpahayag, kung si Kristo ay hindi binuhay, walang kabuluhan ang aming pagpapahayag at walang katuturan din ang inyong pananampalataya. Ngunit si Kristo nga ay muling binuhay at siya ang ating tanging pag-asa sa ating buhay na walang hanggan, kaligtasan, magpakailanman at sa huling araw tayo na mga matapat sa ating pananampalataya ay sigurado magkamit ng muling pagkabuhay at isasama tayo sa kanyang kinaroonan. Ang Ebanghelyo ngayon ay patunay na ang katotohanan ang umiiral lagi, na hanggang sa wakas ng panahon, ito ang palagi na ipinapalaganap sa mga matapat at tunay na mga tagasunod ng ating Panginoon. At itong katotohanan ay binayaran mismo ng dugo ng ating Panginoong Kristo, dugo ng mga martir, ng mga matapat, ng mga saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon na nanindigan sa kanilang pananampalataya kahit hanggang kamatayan. Kaya mga kapatid, ang mga alagad mismo, ang mga unang mga saksi ay nagpahayag ng walang takot sa ating sa mga gawa ng mga apostol sa Kabanata 4, Talata 18 hanggang 22. Sinabi dito, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, kahit na binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo tungkol kay Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Naway, itong mga ipinahayag na mga sinaunang mga Kristiyano, ang mga alagad mismo na mga saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay tularan sa ating panibagong mga alagad, mga Kristiyano, lalo na ang ating mga pinuno ng ating mistikong katawan ni Kristo, ang ating simbahan, upang kahit magkaroon ng mga ipinapalaganap ng mga fake news, manindigan ang simbahan at tayo na mga matapat na mga Kristiyano, lagi natin ipapairal ang ating pananampalataya sa misteryo Paskwal upang ibalita ang totoo, ang pangyayari sa kerigma, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo na pinakasusi o pinakapuso at sentro ng ating buhay Kristiyano at pananampalataya. Amen. Sa gitna ng ating kagalakan,
dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya ay niluwalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan at sabihin natin sa bawat panalangin, Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaupang palad ng masayang balita ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga nananampalatayang mayapa sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Sa katahimikan, ating panalangin ng ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na aming Ama, idinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko na muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming mga isip at puso at lalo kaming ilapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Napuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandang loob, narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming pagawa ang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buon sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan. At pagkadalisay noong sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Apostolic Administrator at ni Cardinal Jose ang bagong pinili na Arsobispo ng Manila at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat mga kapatid. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangalan na tayo sa katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Communion Antiphon. Si Kristo'y muling nabuhay na nanaig sa kamatayan, kaya't di namamatay. Aleluya. Ipagdiwa ngayon ang kanyang tagumpay. Komunyong espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito na ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon, naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo
ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang mali na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you so much, and good afternoon to everyone. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. O San Antinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, paggalinga at paggabay. Sa tulong mo, pagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig namin.